Hey! It's a new day, it's a new blessing. Bawat araw ay isang umbiyaya dahil gumigising pa rin tayo. And yes, for today's video, sasagutin natin ang tanong na bakit nga ba kailangan nyo mag-subscribe at suportahan at manood sa mga videos ng Ibarra Squad Vlog. Sasagutin natin yan. Intro, pasok! What's up mga kaswerte? Ayun, sasagutin natin bakit nga ba kailangan nyong suportahan ang Ibarra Squad Vlog. But first of all, gusto ko lang din ikwento muna kung bakit ko naisipan mag-vlog. Siyempre, ngayong 2020 sa mga nangyari, naburyong tayo sa bahay, nakakainip. Lagi lang tayo nasa loob ng bahay and wala tayong magawa. Kaya naman ako, nakaisip ako ng way para hindi ako mainip at the same time para maging effective pa din ako kahit na nasa bahay lang ako. So, nag-decide ako at nakaisip ako ng paraan. Kaya naisipan kong mag-vlog kagaya nyo kasi alam ko nainip din kayo. Wala kayong nagawa talaga as in. So, naisipan ko din na i-share sa inyo ang kaswertihan ng Ibarra family. Mga kaswerte, sabi nila when you spread the love, life, your life became more happy. Naniniwala ba kayo doon? So, ang good news ko sa inyo ngayon, ang sa amin ay when you spread the kaswertihan, why not, di ba? Masishare mo yung pagiging swerte mo sa ibang tao and that was my good news sa inyo mga kaswerte. And also yung quotation na power of words, sabi nila power of words, kapangyarihan ng mga salita na binibigkas mo. Sabi nila pag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay di mo namamalayan nangyayari sa'yo. Kaya, pag dinideclare mo ng mas malakas ang isang bagay, ay nangyayari talaga. So, gusto ko ngayon na i-declare simula sa ngayon, sa araw na to, dinideclare ko na mahahawa kayo sa kaswertihan ng Ibarra Squad. Dahil love kayo ng Ibarra Squad, dinideclare ko yan para maging maganda rin ang kalabasan ng pang-araw-araw nyong buhay. Mahawa nga kayo sa kaswertihan ng Ibarra Squad. Gusto nyo ba yon? And I was so excited na ma-share ko yun sa inyo mga kaswerte. Kwento ko lang din sa inyo mga kaswerte kung bakit nasasabi kong swerte kami at patotoo lang din sa inyo. Ikikwento ko muna dahil meron tong patunay. Meron tong dapat ipakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, sabihin ko muna at kikwento ko muna sa inyo. Kumbaga mga kaswerte, ito yung big reveal. Big reveal joke. Pero alam nyo po ba yung tinatawag na pulang balat o hemangioma at ayun, hemangioma, it's medical term po siya na ang pagkakadescribe sa kanya is balat siya na kulay red, pula, then it's inborn sa mga bata and kadalasan nito mga kaswerte nakikita ito sa minsan sa kamay. Nakapag-research na rin ako sa mga bagay na yan. Minsan din
sa ulo, pero dito siya sa part ng ano natin, dito sa likod, meron din dito sa gilid, pero kadalasan talaga mga kaswerte dito siya sa part ng ulo natin. Pero ang sa anak ko po kasi yung balat na pulang yan eh nandito po sa may gitna ng ulo niya, dito sa taas ng forehead natin. At sentrong-sentro siya dito, pinakagitna siya. Napakapulang balat. And alam niyo ba mga kaswerte, sa lahat ng makakakita ng balat na yon, eh sinasabi nila, swerte yan, swerte yan. At yun na nga, sa paulit-ulit na sinasabi nila yon, nangyayari nga sa amin yung mga bagay na hindi namin inaasahan, na sobrang maganda yung dulot sa pamilya ko. And I believe, mga kaswerte, ito din yung way para maibahagi namin sa inyo yung kaswertehan ng pamilya namin. Pakasabihin ng iba, panay naman swerte to, swerte-swerte, hindi naman ako naniniwala sa swerte. Baka yun ang sabihin nila. Pero, alam niyo po kasi mga kaswerte, ang salitang swerte, common yan na naririnig sa mga tao, ay siniswerte ata ako ngayon, ay siniswerte ata ako. So, para sa akin po kasi mga kaswerte, ang salitang swerte ay kinukonsider ko as salitang blessing o napaka-blessed namin. Ganon. Ganon siya eh. Pero ginawa na lang namin siya ng swerte dahil mas parang patok siya sa madla, di ba? Pero yun na nga, kumbaga, yung swerteng yun is kinukonsider ko na blessing sa ating lahat. And highlight na din pala mga kaswerte para sa kabuang pagpapakilala sa aking pamilya. Isang maliit na pamilya na maagang nagkaroon ng responsibilidad. Dahil napakabata namin pumasok sa isang relasyon at nagkaroon na kami ng anak. So, masasabi kong it's early responsibility para sa amin. Pero, maraming ganito mga kaswerte, pero sasabihin ko lang siguro kung ano yung edge namin sa mga katulad namin na nagkaroon ng maagang responsibilidad. Siguro, mga kaswerte, yung edge namin is yung kahit na pumasok kami sa maagang pagpapamilya, inisip namin din yung ibubuhay namin sa mga magiging anak namin. And, o sa magiging anak ko. Kaya, nakapagtapos muna ako ng pag-aaral. Tinapos muna namin yung pag-aaral namin. And, siguro yun yung edge namin sa mga katulad namin maagang nakapag nagkaroon ng pamilya. And mga kaswerte, hindi naman ako against sa mga ganong pamilya na may status na katulad namin na maagang nakabuo ng pamilya. Hindi ko sinasabing mayaman kami mga kaswerte, pero alam naman natin, real talk lang, na most of maagang nagkakapamilya ay nahihirapan sa buhay. Kaya mga kaswerte, nandito kami para magbigay sa inyo ng tips para kahit papano makapagbigay kami ng magandang influensya sa mga katulad naming maagang nagkaroon ng pamilya. So that's it mga kaswerte. Hope na sana suportahan niyo po ang Ibarra Squad Vlog. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa aming susunod na video. Thank you! Bye!